A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. The words of a talebearer are as wounds, and they go down to the innermost parts of the belly. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Natutunan namin dahil matutunan yung gabi, Panginoon. Maraming salamat sa resulta kanina din. At kahapon, at sa mga dating, Panginoon, activity, Panginoon, sa conference, Panginoon, na panalangin lang namin doon ay magawa namin dahil na magawa ako sa Panginoon, ma-observe. Makita namin kung sinong may mga katuwang din namin sa ministry, Panginoon, na makita namin kung ano ba ang leaders, Lord, sa Baptist, Lord, sa Pilipinas, Panginoon, kung may pwede kumasa dito or pwede kaming makipag-partner, Panginoon, kung anong dapat matutunan, Lord, ako po, Panginoon, sa mga matandang pastol, sa mga ibang pastol, Panginoon, na may pong kilos din po gagawa. Safety po namin, Panginoon, kayo pong kilos dito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, nakawala. Hindi, tao. Mukhang hindi battery ang problema. Ano ba to? Hello, hello. Yan. Mukhang well na. Anyway, balikan natin yung 17, last part. Dito tayo natapos sa He that hath knowledge spareth his words, and the man of understanding is of an excellent spirit. Yan. Kaya mga bata, especially yung mga madaldal. Okay? So, na-survey ko na itong Bible. Wala pa ako nakita dito ng ano. Yung pinuri siya ng Bible na yung sa kadaldalan niya. Alam niyo ba? Lalo mga bata. So, ngayon, minsan natural sa atin, lalo mga babae daw. Yun na. So, kung nilututo sa atin ng Bible, at least mag-isip ka muna bago ikaw ay magsalita. Ganun, okay? Hindi yan pinupuri ng Bible na kay madaldal, okay? Wala. Nakita ba kayo? Madalas ganito, nakailan na tayong ganito, di ba? Huwag ka basta-basta magsasalita. Okay? Sabi dyan, spare his words. Sabihin nun, na iniingatan mo or nire-reserva mo. Hindi mo lahat. Naisip ko ganun, na yun ang nasabihin ko. So, imagine mo, sino ba yung mga nakikinig sa'yo? Anong mangyayari pag sinabi mo yan? Mga ganon. So, maging matalino ka in that wise, isipin mo muna. Kaya, kung may pangunawa ka, okay, eh, paano yung mga pastor, mga preacher? Ganon din. Alam mo ba, nagpipigil ako dito? Meron din, di ba? Ang hindi natin pinipigilan, yung mga pagtakot ka dahil magagalit sa ibang tao na meron silang dahilan. At tama sila kasi mali naman talaga yung ginawa ko, sinabi mo. Yung mga ganun. Okay, at hindi naman siya dapat mapulpit. Kunwari, binanggit mo. Diba? Kunwari, kanina, ba't mo inaano yung victory? ECF. Kung wala, dati wala akong nakita dun eh. So, inaano ko lang yun. Pero habang inaaral ko, meron silang matinding ano din, role na ginagampanan sa kabaliktaran. No? Sila yung nagiging alternative sa mga tunay na churches. Ngayon, totoo, nalaman mo na si Raul pala yung Catholic, ayaw mo sa Mormon. Okay? Natanimang ka sa Baptist, saan ka pupunta ngayon? Eh, gusto mo, social. Hindi, ayoko ng ano eh, maanghang eh. May alternative na tama din daw yung kaligtasan, eh, pupuntahan ka ngayon. So, may pinipipin akong sermon ko dyan, alternative churches, mga ganun. Kaso, ang hirap eh, hindi ko matutukan. Pero nabubuo na. Nabubuo na. Anyway, hindi natin what is one of these days. So, kailangan i-spare mo yung mga salita mo sa mga anak mo. Kahit sa kasalig kanino, hindi mo gustong saktan ng sabi sa 2 Corinthians, di ba? Hindi mo na kailangang sinaksak mo na, umaray na, tapos gagawin mo pa yung ano. Hindi, minsan nananakit tayo tulad ng pagpalo sa bata, sapat lang, di ba? Yun ang perfect example eh. Pag nasakta na siya, umiyak na siya, alam niya na mali yung ginawa niya, okay na yun, okay? Hindi ka makapagpigil pala, di ba?
Ganun ba si tatay? Ha? Parang. Hindi ko pa ano yung ano ko eh. Kulang pa, kulang. Gusto ko mailabas ko yung ano ko eh. Ganun ba si tatay? Parang. Parang sa'yo kasi ikaw yung recipient ng palo. Alam mo lang yun. Obviously, hindi ako ganun. Yung pwede lang, huwag akong mamalo eh. Ito. Kaya nga inuutusan sa Bible yung mga magulang na paluin niya. Kasi ang magulang, mas normal sa kanya na, hindi, huwag na. Bayaan mo na lang. Nakakapagod kasi mamalo minsan. Tapos yun nga, iniisip mo, baka magalit sa akin yung anak ko, magtanim lang sa mga ng loob. Diba? Kaya ngayon, inuutusan tayo ng Bible at paulit-ulit, kailangan paluin mo yan! Spare not the rod. Sabi doon, thou shalt beat him with the rod. Okay? And sabi doon, he that loveth his son, chasteneth him. Okay? So, paulit-ulit sa Bible yun, betimes. Okay? Maaga. Kailangan yun. Inutusan ka ng Diyos na. Kung mas magaling ka pa sa Diyos, makikita mo bandang uli, hindi ka magaling sa Diyos. Pag yung anak mo ay nagsutil-sutil na, ngayon, ganyan yan, hindi, parang hindi nagbabago, nakita mo na yun, tapos, inabayaan mo lang, okay lang yun, mabait ako eh. Sabi doon, mapapaya ka bandang uli. It will cause shame sa'yo. Pag yan ay nagloko na, hindi mo na maintindihan kung bakit ba nagkaganito. Okay. So, yun. Nagpipigil kami, Stephen, ha? And the man of understanding is of an excellent spirit. So, bukod sa pinipigilan niya salita niya, ang kanyang, ano ulit yung spirit? Paano mo alaman ang spirit ng tao? Anong spirit? Masama yung spirit nito. Ito, maganda yung spirit mo. Gusto ko yung spirit mo. Saka, pwede rin. Pero yung maliwanag. Kasi yung gawa, pwede mong pikiin eh. Sabagay, yung salita din. Pero mas mahirap pikiin yung salita. At lalo na pag marunong kang magtanong, marunong kang mag... Kasi lilik yan, sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kahit mapu-praise the Lord dyan, lalabas at lalabas yung talaga spirit. So sa sinasabi niya, okay? So yun yun, pag ibig sabihin, hindi ka nagalit ka ngayon, talagang bagsak lahat, talagang labas lahat ng mura, lahat ng hindi, nasaktan ako eh, kailangan masaktan din sila. Sabi, sasabihin ko sa kala, ito yung mga inipong kong bala, tinantad mo ng ano. So yung matalino daw, ano lang, reserva lang, kumbaga sa sniper, may target ka, hindi mo naman kailangan patayin, nagnakaw lang naman, diba? Masama yung magnakaw, pero snatcher lang, alam mo na. Eh, importante yun. Balik mo sa binte, at least hindi namatay. Eh, gusto ko, sa ulo. Kasi mataas ang points nun, headshot. Na-warning siya, at least hindi siya namatay. Lalo, magbata pa, may buhay pa siya eh. So, spare mo yung buhay niya. Yan, so, sa salita natin, napakaraming ano. Then tapusin natin sa chapter 17. Sabi dyan, even a fool when he holdeth his peace. Again, sa pagsasalita na naman, no? Ano yung hold this peace? Madalas yung sinasabi sa Bible. He hold this peace. Diba? Sino yung nag-hold this peace? Si Jacob, diba? Yung na-rape si ano? Sabi niya, but Jacob hold this peace. Ano yung sabihin yung hold this peace? Hindi nagalit or tumahimik lang, hindi nagsalita. Okay, ibig sabihin, mukhang siya mapayapa ngayon, hinayaan niya lang. Hindi siya nagsalita. Basically, pag tingnan niya sa lahat ng context ng nakita ko yan, sinabing hold your peace, hold this peace. Pag sinabing don't hold your peace, dapat magsalita ka. Okay? So, yan. So, even a fool, when he holds his peace, ang sabi, is counted wise. Binibilang siya, wise talaga to. Akala mo lang yun, pero sabi dito, fool siya. Bakit? Kasi ang ginawa niya, yung ginagawa ng mga wise, which is, hindi agad nagsalita ng hindi naman dapat niya sabihin. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Ang ganda ng Bible kung paano niya sinasabi yan eh. So dapat, kung kailangan mong
hindi magsalita, hindi ka magsasalita. Katulad ngayon, di ba? Dapat ka ba magsalita ngayon? Hindi, okay lang. Sige. Sunday evening naman eh. Anong problema? Ano, yung sinabi niyo po kanina, para magiging faithful talaga siya, kahit expectation sa kanya wise, kasi ano, salita, hindi siya nagsalita ng ano. Anong tanong? Anong tanong? Bakit siya magiging hindi, ang sabi nito, ulitin ko, sige, para maintindihan nyo, even a fool. Kasi mayroong isang tao na talagang mangmang. Okay? Ngayon, ang ginagawa kasi ng matalino ay, yun nga, sabi dito sa 27, he spared his words. So, gusto mo na magsalita, pero dahil alam mo, either makakasama, yung sabihin mo, okay? So, ngayon, hindi mo sasabihin. Or, napansin ako minsan, may mga sinasabi ako dito, ito yung diretsong salita, gagamitin ko ibang salita. Ngayon, ganun yun. So, ngayon, pag ginaya daw ng isang fool yun, uy, parang matalino to. Kahit hindi. Hindi mo na? Hindi ba tayo yung fool yun? Pwede magaya minsan-minsan. Pero mahirap. Kasi kung nga siya, yeah, in a way, minsan. Pero sinasabi lang kasi ng Bible, talagang yung pagiging tahimik, okay? Again, hindi tahimik lang, ha? Ibig sabihin to, pag nag-iisip ka kasi, naintindihan mo na kailangan mong hindi magsalita sa ngayon. Patulad niyo, preaching time. Eh, gusto mo magsalita. Eh, gusto mong kausapin yung ano ko eh. So, nag-iisip ka ngayon, ilang beses na tinuro dito, di ba? Na, dali, learning time ngayon, okay? Diyan ka lang, pag may hindi ka naintindihan, okay? Kung may kailangan talaga sabihin, hinaan mo lang. Di ba? So, pag natutuwang ka na ngayon nun, alam mo na yung gagawin mo, katulad ni Sabana. Ah, pansin ko, alam niya na, di ba? Paano makinig? Ganun yun, habang tumatanda ka, di mo naman kailangan sabihin ng 100 beses, di ba? Okay na yung 50, di ba? Kaya ngayon, magbata pa kayo, eh ganun din naman kahit saan pumunta na may nagsasalita sa harapan, kahit saan. Bastos naman yung ano. Kahit pa sabihin natin, matalino ka. Kung wala ka sa tamang lugar, bakit ito magsasalita, mag-set up ka ng sarili mong meeting, di ba? So, hindi ka magsasalita basta-basta, okay? Nandiyan mo na? So, kaya napakipotante nung ikaw ay tayo ay alam mong kailan mo sasabihin yung dapat mo sabihin. Ayan, nag-soul winning tayo. Okay, alam mo yung sasabihin mo, alam mo yung hindi mo sasabihin, alamin mo. So, madalas sa hindi, alamin mo yung mga hindi mo sasabihin. Okay? Kasi maaaring makasama. Okay. Yung sabi dito, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. So, ganun na naman. So, ang isang taong tahimik daw. Ganun yun. Kaya minsan, kung napansin nyo, bigyan ko yung illustration, bakit yung ibang tao, babayaran siya, kunwari, pupunta siya sa isang meeting, magsasalita siya, babayaran siya. Ba't ganun? Magsasalita. Kasi nga, lalo na specific topic. Kasi ang pupuntang tao rin na makikinig, syempre, yung interesado sa ganun topic. Hindi tayo yung gusto nating, itong tao to, alam lahat. Nako, baliktad yun. Pag may tao sa palagay niya, alam niya lahat, walang alam yun. Alam niyo ba yun? Kaya dapat specific lang. Ngayon, ako na, sa isang congregation na ganito, hindi lagi yung pastor pinakamagaling, matalino. Minsan yung iba dyan na ikinig, alam niya kung anong gagawin niya sa buhay niya, at I pray, ganun kayo. Hindi ibig sabihin, tinuturing ko kayo, ako yung lagi nagsasalita, ako yung pinakamagaling dito. Hindi ganun, may specific akong tinatrabaho dito kayo, mga bata especially, may professional kayo, that inaalay niyo na yung sarili niyo, salita ng Diyos, tapos, may mga time, kasi may mga, again, namin na-experience kami sa Mother Church, mayroon doon tao na, sabihin natin, magaling talaga. Magaling talaga. Kaso, parang naukulangan siya. Parang feeling niya, hindi siya nakapakinggan. Hindi sapat eh, dapat ako yung magsalita eh. So, ang ginagawa niya, pag nagkataon na sa amin kasi, uso yung testimony na, minsan, madalas. Yung gagawin, no? Pag nag-testimony, yung iba doon, tumatayo na eh. Pero ito, siya, ito na naman siya, no? Magkukwento na naman to ng walang kabagay-bagay.
At hindi man niya nahalata, halata naman namin na gusto lang niya magbida. Yung mga ganun. So, tapos minsan niya, nabanggit ko rin sa isang beses, pati sa games, mayroong fellowship, may games. Eh ba, pambihira, talagang siniseryos. I mean, hindi dapat ganito gawin natin. Dapat ganito. Sige po, okay na po yun kasi hindi tayo matatapos kung masyado naman tayong strict sa rules, mga ganyan, di ba? Naglalaro lang tayo eh. Hindi dapat seryoso tayo sa ganyan. Ito. Dapat ano, para sa Panginoon, kasi dinamay pa yung Panginoon. Dapat lahat ng bagay para sa Panginoon, maganda. Ay, totoo naman yun, pero sa games, di ba? So, hindi na ganun, para lang makitang magaling ka, di ba? So, mag-iingat tayo dun. Kaya ngayon, you know, shut your lips. Pag kailangan mong mag-shut up dyan, okay, mas mukha kang matalino. At least mukha lang. Ah, syempre, sinusuhay mo na rin. Gawin mo na rin totoo. At talagang totoo yun. Ang mga matalino, halos bilang mo ang salita niyan. Okay? Under normal setting, ah. Obviously, pag sa mga katulad ng ganito, kailangan magturo. Talagang todo. Amen? So, dito na tayo sa 18. Nabinasa nyo. Through desire, a man, having separated himself, secret intermeddled with all wisdom. Ganda nun. Ano yung sabihin nun? Through desire, a man, ano yung having separated himself? Okay, Romans 1. Ano sabi ni Paul sa sarili niya? Separated unto the gospel of Christ, di ba? So ito, hindi mo sinabing gospel. Pero sabi dito, anong ibig sabihin ng separated sa secret and intermeddle? Ano intermeddle? Intermeddle. Positive ba yan o hindi? Parang ano? Ano yung meddling? Nakikisali, di ba? Nakikihalo ka. Pag intermeddle, masama ba yun? Hindi naman lagi, di ba? So ngayon dito, intermeddle with wisdom, eh, sinisik niya pa, so hindi masama. Sinasabi lang ngayon dito, pag sinabing kanina, separated of the gospel, pag sinabi ni Paul na gano'n, ibig sabihin, wala ka nang ginawa, kundi lahat may kinalaman sa gospel. Okay. So ngayon dito, pwede mo sabihin na ito yung mga ano specialist, yung mga professional na kung ano lang yung wisdom na gusto niya, sineseparate niya yung sarili niya. Pero actually, sabi dyan, all wisdom. So, yun nga. Meron akong nakuhang lesson sa amin eh. Mga training-training kasi doon. Ang talagang wise daw talaga, okay, mag-specialize kasi sa isang bagay, pero huwag mong i-shut out yung iba. Kasi yung lahat ng wisdom pala, nag-ano yun eh, nag-i-interact din. For example, ano ka, lalo na pag businessman ka, dapat mas malawak yung nalalaman mo, di ba? Mas maganda. So, kung nag-concentrate ka lang sa pagpaparami ng kung ano man yan, ng pera, hindi mo alam, may mga bagay pala na makaka, tawag dito, makaka-interfere sa business mo in the future kasi ang takbo ng kung ano man yan ay hindi mo alam. Okay? So, mas maganda, alam mo rin yung ibang bagay. Okay? Pero ang pinaka-ano talaga dyan, sabi dyan, true desire. So, ano yung talagang lesson dito ng verse na to? Ibig sabihin lang, no, kung gusto mong matuto, or kung ikaw ay, yun nga, gusto mong magkaroon ng wisdom, dapat una, gustuin mo. Yun lang yun. Dapat gustuin mo muna. Kaya pansinin nyo, mga speaker, mga preacher, mga teacher, kung hindi mo kukunin interest ng bata, di ba? Walang mangyayari. Di ba? Kaya may mga way yan sa introduction. Napansin nyo ba sa introduction, sari-sari ng style? So, minsan, in a question, anecdote, and minsan, may mga interesting introduction. Bakit? Kasi para makuha mo yung desire ng tao na mag-aral. Eh, lowloadan mo ng information eh. Tapos, hindi pala siya interesado. Diba? So kayo ba, interesado ba kayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Gusto niyo ba mag-aaral ng wisdom? Sana totoo. Kaya minsan kasi, yun ang automatic na ano eh. Paano pag inaantok talaga ako? Ay, sign na yun. Sign na yun na medyo hindi ka interesado. O minsan talagang puyat ka lang.
So, pero minsan yun ang sign. Ako, napansin ko yung sarili ko eh. May gagawin ako. At ako inaanto kasi hindi ako interesado eh. Pero bigla ako may, ano, interesting. Ba't kaya hindi na ako inaanto? Kasi interesado ko eh. So, totoo yun. Ngayon, may mga bagay na hindi ka interesado ngayon, pero kailangan. So, gawin mo interesado. So, especially sa Bible, lalo mga bata, lalo mga lalaki. Ewan ko, misang ganun eh. Yung lalaking bata, yun ang pinaka, ano daw. Ang hirap kunin ang attention sa... Pero pag natuto naman yan, ako, lalaban yan, okay? So, yun lang message dito. Kailangan mo magka-desire at i-separate mo yung sarili mo to get wisdom. Okay, ganun mga bata ngayon pa lang, edad ni Peter, Joshua, kaya nyo yan. Kaya sabi lagi yan sa pulpit, yun pala yung para maging matalino ako, makinig ako sa salita ng Diyos. Sana someday mag-sinkin yun. Yun ang totoo. At sana makita nyo yung mga nasa labas na mayabang lang, bandang huli, wala rin. Kalaban mo pa yung Diyos. Hindi mo gustuhin yan. Okay, so yung kasunod na verse, may kinalaman doon. No balance out niya. Sabi niya dyan, a fool hath no delight. Pakibasa nga po, ready? Lakasan. Ready, go. A fool hath no delight in understanding, but that is hard may discover itself. Yan, yung second part, medyo mahirap itindin sa unang ano eh, di ba? Naitindihan niyo ba yun? But that his heart may discover itself. Discoverihin ng puso ang sarili niya. Ano yun? Mahirap, ano? Pero may kinalaman yun sa first part, di ba? A fool hath no delight in understanding, but his heart may discover itself. Alam nyo ba yung kasabihan sa science? Sabi nila, ano ba yun? No, they want to know. Hindi, meron ano eh. No to know. Parang ganun. Gusto nilang mag-discover para malaman nila kung anong madi-discover nila. Well, to know what to know. Parang ganun eh. Or seek. Tama yun nga, to know what to know. Okay? Inaalam mo yung mga bagay-bagay para malaman mo kung kailangan mo malaman yun. Tama ba yun? Yun ang parang inaano na curiosity. Diba? Kasi hindi mo, may in a way totoo, diba? In a way tama, kasi hindi mo alam kung anong meron sa space. Tama naman, diba? In a way. To a certain degree. Pero ang tanong, saan sila dinala nun? Kung alam niyo yung mga 2000, ano ata yun, hindi ako nagkakamali sa panahon ni Obama yun. 2006 ata. Obama ba yun? Hindi, 6. Kailan ba na-election yun, no? Mga, siguro mga 2010, ganyan. Basta may issue sa NASA daw. Yung NASA ay dinifund. So, ibig sabihin na kung ang pondo nila isang taon ay 10 billion, ginawang ano lang, 6 billion. Ay, pambira, yung balita, talagang puro yun. Sabi ng mga ano, eh, bakit tayo dinidefund? Bakit tayo binabawasan ang pondo? And dahilan ng gobyerno, siyempre, ano ba ginagawa nyo? Na-discover niyo alien, no? Good luck naman. Ilang taon na natin ginagawa yan, nasa na alien na yan. Wala pa, syempre naman pera yun eh. Gusto mo bang mapunta yan kung saan-saan lang? Ang mga scientist, kala mo magaling. Minsan, gusto lang din yung pera. At yun nga, yung sinasabi, to satisfy their curiosity. Kaya yun ang binibida nila. Ang tanong, lagi ba dapat ganun? O mas importante ba? Yun ba ang pinaka-importante yung personal sa buhay? Na, yun, sinasabi dun, yun, that the heart may discover itself. May mga bagay na hindi ko pa alam na baka ito ang gusto ko. I'm sure, diba? Meron nga yun. Kaya yung tanong, saan ka po dadali nun? Pag tinignan mong history ng tao, pare-pareho lang. Iisang desire natin, maging masaya, pero bandang huli, diba? May mga frustration pag wala tayong natamo. So, ano yung pinaka-safe na gawin natin? Yung kabaligtaran ito, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng understanding at isa sa mga hindi mo itotolerate yung ganong bagay. Tinutuklas ko to para matuklasan ko ang matutuklasan ko. Di ba? Especially tayo, mga magulang, di ba? Pansinin nyo, mga
mga bata, may mga bagay kaming hindi sinasabi sa inyo. Napansin nyo ba yun? Diba? Kasi alam namin na baka masyado pa kayong bata sa mga bagay na to. Okay? Kailan lang, nag-ano naman ako sa, alam nyo ba yung mali nga dun, yung may tinatawag pang, alam nyo ba yung dark web? Deep web, and then yung dark web yung pinakamalalim pa daw. So, may mga parang advertisement na parang huwag daw pumunta doon, kasi masama daw. Ina-advertise mo, syempre, ano gagawin ng mga bata? Ay, ganun lang pala. Sinabi ba kung paano mapunta doon? Mag-download ka lang ng ganitong browser. Ganun kadali. Parang sinabi mo, huwag kami pumunta doon. Parang, actually, sinasabi mo, pumunta kami doon. At doon doon lahat ng kalokohan, doon lahat ng kabastusan, lahat daw na talagang basta talagang mga depraved daw yung tao pumupunta doon. Kaysa may mga pinapatay na ganyan-ganyan. So, so ano yung sabi, ang gustong sabihin dito ng Bible, no? So, pag tinuturuan ka, especially na mas nakatanda sa'yo, huwag ka munang mag, gusto mong pelikula, puro love life. Ang bata mo pa, landay mo na, mga ganun. Sabi ng mga magulang mo, huwag daw. Ba't kaya huwag? Siguro, maganda yun. Diba? Balik na utak mo. Intindihin mo bakit ayaw ng magulang mo. Mahal ka ng magulang mo. Hindi mo naman pwedeng unahan pa yung magulang mo sa nakakabuti sa'yo. Palagay mo, unahan mo sila doon. Hindi, kita mo nga, sinatsaga. Alam mo yung tao, yung mga magulang na gusto ng maraming anak, mahal nila yung anak nila. Dahil kung nadala na sila sa una, diba, karamihan ng mga ganong pamilya, isa lang, okay na yun. Kasi hindi ako makakapag-travel-travel. Anong ta-travel mo? Anong makikita mo dun? Eh, meron dong dagat at bundok. Meron din dito nun. Okay. So, kaya gusto natin mag-anak. Una, kautosan ng Diyos yun. Pangalawa, masaya yun. Mahal natin sila. Amen? Amen. Bago tayo napunta doon. Yung mga bata, okay? Pag sinabi siya magulang mo, sigurado tama yun. Okay? Hindi lahat, pero yung at least yung pinaka-purpose nila. I-consider mo yung bakit ayaw nilang matulog ka kung saan. Diba? Ba't ayaw kanilang hindi, balgada lang naman kami. Wala nang masama doon. Pag sinabi yung magulang mo, wag. Masyado nang conservative eh. Intindihin mo at least. Okay? Naintindihan nyo ba yun? So ngayon, alam nyo na yung verse na yan, ha? Napaka-enigmatic. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Gusto lang niya ma-discover ang anong bang gusto ko. Hindi ko alam eh. Hindi, subukan natin lahat. Diba? Ganun yun. Kaya ang delikadong mga bata na bata pa, tapos bibigyan mo ng pera. Ako, pambira. Mahal kita eh, itong pera. Anong gagawin ko dito? Bahala ka. Ako. Almost sigurado yun. Mapapariwala yun. Amen? At ang kinumpara siya dun sa loko-loko or fool na walang gusto sa understanding. Hindi niya gustong magkaroon ng pangunawa. Kasi sino yung mga tao may gustong pangunawa ngayon? Yung baliktad dito. Ibig sabihin, hindi mo gustong alamin ng alamin yung gusto mo. Okay? Sasabihin sa iyo yan ng ano. Ayun si... Anak, bakit ang dami nung nililigawan? Kung nari, ganun. Eh, kasi hindi ko ano eh. Gusto ko malaman kung sino talaga gusto ko. Kung matino kang magulang, ikaw na yung magsasabi sa niya, mga lalaki, mga babae, pare-pareho lang yan. Okay? Ang gusto mong ma-discover, yung gusto sa'yo ng Diyos. Okay? Hindi mo kailangan ano lahat. Subukan mo nga yung mga Amerikano. Gusto mo German naman. Yung mga ganun. Mga artista. Hindi mo alam, pare-pareho lang yun. Ikaw, yung utang mo dapat ang ayusin mo. Kailangan, isa lang kailangan mo. At mayiging masaya yung buhay mo kung makikinig ka sa magulang mo. Amen? Okay. So next is, when the wicked, paibasa po, ready, go. When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. Okay. Isa, dalawa. Ilan ang mga bagong vocabulary dyan. Yung contempt, madalas nating na mag-usapan yan. Di ba? Ano yung contempt?
contemptible. Anong sabihin nun? Gustong gusto ko. Ganun ba yan? Kabaliktaran, di ba? You hate it. Okay? May sinabing contempt. Pag sinabing reproach, parang yung ano, di ba? Yung sino ba yung nagkaanak? Tapos na tayo dyan eh. Si Sarah, di ba? Si Rachel. Si Rachel, di ba? Sabi niya, the Lord hath taken my reproach. So, kasi marami yan eh. Si, saan sabi? Si Rebecca rin, di ba? Si Sarah din, tama. So, later si Hannah, and then later si Elizabeth. Ang daming ganyan eh, no? Ngayon, ano yung sabihin? Reproach? Kahihiyan. Okay. So, kasi parang nakakaya pag nag-uusap sila lahat. Yung anak ko, ganyan. Yung anak ko. Parang ano. Ay, ako walang alam. Parang gano'n, di ba? Lalo babae. So, ano yung sabihin ngayon ng ignominy? Ignominy. Okay, tingnan natin. Hindi ko sigurado eh. Ano, pakilakas? Imbalance? A state of dishonor, disgrace, shame. Okay. Disgrace or shame. Okay? Okay, so ano yung sabihin ng nun? So then, come it also contempt with ignominy, reproach. So, saan nag-umpisa yun yung mga kahihiyan na yun? Nung dumating si wicked. Okay? So kaya pag may sinabi sa Bible na wicked, this wickedness, alam mo na yun, dapat iwasan mo na yun kasi ang susunod doon, contempt, kagagalitan ka na, at makakahiyan ka na, di ba? So ano yung mga example niya? Actually, lahat nung nasa Ten Commandments na lang, ang dami pa nun eh. Isa-isa yung mula Ten Commandments, hindi ka nag-ano sa Diyos. Yun, medyo matagal nga lang yun kasi lalo na pag marami kang kasama ka rin, hindi na iniwala sa Diyos. Bago ka nagkaroon ng contempt, may contempt ka sa mga maka-Diyos, pero sa mga hindi, wala. Okay? Ano pa? Ano ba yung second commandment? Idols. O yan. Alam nyo ba yung mga Catholic, kaya masyado silang minsan madali silang ano dun eh, kasi alam nila mali sila dun eh. Pero nakita ko yung mga ibang defender nila, ang ginagawa, nililigaw. Sabi nila, gumawa rin sila ng ano eh, sa yung mga images din ng pinagawa ang Diyos. Sa Ark of the Covenant, may mga image doon ng mga angel. Tapos, kesyo doon sa yung throne ni David, meron daw layon doon. Okay, ito muna. Sinasamba ba yun? Di naman sinasamba yun eh. Minsan, di lang marunong sumagot yung iba. Kaya, ano? Para lang, ano, mag-worship sa idol. Para actually, mapagtakpan yung mali nila. Ganun yun, yung mga Catholic. Pagdating sa idol, alam nila, mali sila doon. Naging idol yun talagang dapat nila. Okay, so mali sila doon, okay? So, bakit ba na tayo punta doon? Yan, so wickedness sa second commandment, di ba? So, huwag ka nang sumamba doon. So, pangatlo, ano yun? Sabat day? O yung Lord's name in vain muna? Okay? So, ngayon, yan ang, napansin nyo ba yun? Pag naging common na yung ginagamit yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, kasunod niyan is, ano na, puro kalokohan na. Sino yung madalas na mag-ano ng magbastos ng pangalan ng Diyos? Yung mga bastos din, yung mga siraulo. It comes together. Ang isang taong nakakilala sa Diyos, kahit na paano, mga bata, yung Diyos palang gumawa nito, tapos bababuhay ko yung salita. Yung pangalan niya. Hindi maiisip ng bata yun. Pero yung mga paglagi nasasanay siya, narinig niya sa Hollywood, puro binabastos pangalan ng Panginoon. Okay? So, mag-ingat ka na doon. Ano pa? No, isa-isa inyo na yun. Pag hindi gumalang sa magulang. Okay? Mahal naman ako ng magulang. Kala mo lang yun. Meron din katapusan niya. Meron akong kilala ng mga ganun na yung magulang mismo, galit sa anak, pinapabayaan niya na. Kasi talagang wala na eh. Ano pa? False teaching. Lie, adultery. Sabat din, covetousness. Liar.
Yan ang lying, di ba? Ayaw mong mahuli kang nagsisinungaling. Eh, pag nahuli kang magsinungaling, magisinungaling ka na lang. Paano di ka malaman nagsisinungaling ka? Ball-ball na yon, di ba? Siyempre, ganun din. Pag nakaw. Matay. Okay. Okay, so, avoid natin yung wickedness. Amen? So, dahil ikaw ay mapayabad ng uli. Ngayon, eh, hindi yung sabihin ito na maganda nga sa Panginoon, mapagpatawad siya, di ba? Lahat ng sinabi sa Ten Commandments, siya, pwede mong mapatawad dyan eh. Yun ang maganda sa Panginoon eh. Huwag lang talagang sa sobra at paulit-ulit at ayun nga, nabigyan ka lang pagkakataon, hindi ka nag-turn dyan. Okay. So, yun, medyo simple yung ano dito, yung mga term lang hindi tayo masyadong familiar, pero pag tinignan mo yun, pag alam mo na ignominy, reproach, and contempt, simple lang, umiwas ka sa wicked. Okay? So, wicked person. Eh, kaso siya yung mga boss na malaki magpasahod eh. Ba't ko nga ano ka dyan, may hirapan ka dyan. Okay, sige. Four. Ready, go. The words of a man's mouth are as the deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook. Yan, maganda sa salitang sa verse na to, wala masyadong term, no, na malalim. Sabi, mga common yung deep water, wellspring, wisdom, flowing brook. Ano yung brook? Bukal. Bukal. Kaya yun ba yun? Di ba parang river na maliit yun? Alam ko, maliit na river yun. Talagang parang ano lang, maliit lang. Hindi river yung parang ayan, basta yun, kanal, maliit lang, okay? So ngayon, ano sabihin? The words of a man's mouth are as deep waters. Ano sabihin nun? Alam mo yung mouth, alam mo yung man, alam mo yung deep, ano yung waters. Pero ano sabihin nung, pag kinumpara yung salita ng tao, na napakalalim na, ano sabihin nun? Mayroon may tinayin. Yung iba, di ba? Kaya nga yung bungad ng Proverbs, naalala niyo yung Proverbs, bungad ng Proverbs, Proverbs 1:1, sabi doon na, to understand the hard sayings, di ba? And dark sayings. Kasi pag may sinabi ibang tao, especially pag yan ha, hindi ka pa, eh, mga bata, si Sabana, iniisip niya siguro, ano siya niya sabi ni pastor? Si mga bata eh. Kaya sa mga ano ni Salin, medyo naiintindihan niya na iba, iniintindi niya lang yung hindi niya intindihan. So, yung mga sinasabi, positive and negative yan. Mayroon mga negative naman na, ba't kaya ganun sinabi niya? Hindi ko naiintindihan. Okay? So kasi, yung aking paboritong verse nga, yung isa ng Proverbs 25, di ba? Parang ganito din yung sabi doon, counsel in the heart of man are as deep waters din. Deep water din. Kaya sabi doon, but a man of understanding shall draw it out. So kahit pa malalim yan, yung ibang tao, hindi nila kayang yun. So pag mayroon magpangunawa ka ngayon, kaya mong maintindihan yan. Okay? So dito, walang sinabing ganun, kinumpara lang sa malalim. So kaya, parang sinasabi sa mga bata, huwag kayong magtaka kung bakit may mga maririnig kayong mga, alam mo na, matanda man yan, or minsan kahit mga bata, ang lalim ng sinasabi niya. So magtaka kasi ang tao daw ganun. Ang salita ng tao ganun. Dahil meron siyang iniisip sa puso niya, inahatak niya, lalo yung mga, example, yung mga taong, kahit mga bata na may pinagdaan ng ano, medyo paghihirap. Dahil mga sinasabi minsan yan, minsan di mo naiintindihan. Pag ikaw ay hindi ka naman nagdaan sa ganung mga pagsubok. Okay? Sinasabi lang dito na minsan ng mga sinasabi ng tao, salita ay minsan malalim. Okay? So, pero sabi dito, and the wellspring of wisdom as a flowing brook. So, may sinasabi sa John, di ba? Nasabi dun sa John? John 4. Sabi dun sa woman in the well. Naalala niyo yan? Sabi dun? So, sabi niya, uy, wala kang pangkuha. Sabi ng woman, di ba? Sabi ng Panginoon, yung tubig na ibibigay ko,
ay pag ininom mo to, hindi ka na mauuhaw. At pag ininom mo to, it will be to you as a fountain. At yung tubig ngayon, no, mag-overflow na sa'yo, lalabas na sa'yo. So, uminom ka lang konti, lumalabas na sa'yo. Ay sabihin nun, sabihin nun kasi naligtas ka na eh. Pag naligtas ka na, salita ng Diyos yung in-ingest mo, tapos mag-share ka na ngayon, hindi na maubusan to. Hindi ka na mauhaw kasi nga, ikaw na mismo yung nagpapadilig. Hindi dilig sa ibang tao, okay? So, ganun yun. Kasama dun yung wisdom eh. Nakakita ko ba ng soul winner na hindi wise? Eh nga sabi sa Proverbs 11:30, di ba? The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Wise talaga ang soul winner. Kaya ganun din, mag-ano dito. Babangga, di ba? Kaluluwang wini-win mo, sigurado ang talino mo. So ngayon, mga bata ngayon, nag-aaral pa lang kayo. Mag-ano lang kayo, yung pinasasabi ni Pastor, kunin nyo lang ng kunin, ang pabaho ko ba naman ay i-feed kayo ng understanding. So, magtapat lang kayo, i-desire nyo yung salita ng Diyos, yung wisdom na yan. Pag nag-soul winner kayo in the future, ay talo nyo yung mga kung sino man dyan. Amen? Mas successful pa kayo, huwag kayong maingit sa mga travel-travel na iba. Wala yun. Pag gano'n tayo, nasa langit na tayo, tap-travel tayo. Oo. Oh, nagawa ni, ano? Ni, sino ba? Nag-teleport. Nagawin natin yun. Okay, last na lang. Ayan, ha, mamalkaan ko na para last na talaga. Okay. Sige, kayo mag-interpret nito. Okay, pagbasa, ready, go. It is not good to accept the person of the wickedness to overthrow the righteous. Ay, sabihin na. Hindi mo tatanggapin yung tao, ganun ba yan? Hindi. Ano yung sabihin ng person dyan? Yung tao na wicked. Anong ibig sabihin ng person dyan? Madalas ko binabanggit yan, kaya ina-expect ko, alam nyo na yan. Ano yung person? Pag sinabing God is no respecter of person, ay, hindi pala siya gumagalang sa tao? Ganun ba yan? Ha? Katangi. Ha? Ways? Ano ba? Yung mas malapit na sa ano, word na person. Personality, di ba? Alam mo, sabihin mo mo yung mga personality dito. Yun yung mga mayor, mga, di ba? Mayroong sinabi. Uy, ano yan? Kapatid dyan ay ganyan. Di ba? Uy, yan ba si ano? So, kahit regardless kung wicked person yan, parang ina-expect mo sa akin, galangin mo siya dahil kapatid siya ganon. Ganon ba yon? Di ba? Hindi ganon ang Diyos. Anak ni Moses yan. Asawa ni... Kapatid dyan ni ano? Ni Moses. Oh. Sino ba? Anak yan ni ano? Ni Aaron. Ako, kaya ang dami na kuwang babae nun. Mga loko-loko yun. Mga anak ng demonyo yun. Kaso, kasi yung mga tao, hindi nag-aaral. Hindi nila alam ng Diyos, kahit anak ni kung sino yan, hindi ibig sabihin mabuti yan. So, hindi ganun. Okay? Kasi sabi dito, it is not good to accept the person of the wicked. Obviously, yung person na sinasabi dito is yung medyo positive para sa ibang tao. Mayor, presidente, diba? Si Yolme yan. May artista na, naging mayor pa. Tapos, nakakinig ko yung speech. Saan ko ba napakinggan? Nabanggit ko na ba sa inyo yan? Sa pay. Parang may nag-share sa atin nun eh. Ibinida pa yung sa Facebook ba yun? Yung sahod ba? Parang may nag-Kristyano yung, alam mo na, mababaw na Kristyano. Hindi ko malala kung sa Facebook nga ata nag-share, parang sa atin pa yun, sa grupo ata natin yun. Parang nag-share yung speech ni Yomi nga. Parang pinapalabas niya, dapat matuto tayo mga bata dito. Eh yung speech niya, puro kalokohan. Parang pinapalabas niya kasi nga sa mga tao nga ngayon, successful na siya. Pero doon sa speech niya mismo, kasi nga artista eh.
Ano nga, naging successful ba yan dahil sa magiging matinong tao? Hindi. No, pinahiwatig niya doon na kung sino-sinong... Parang kinompromise siya talaga, talagang kabastusan. Imagine mo yun, tapos Kristiyano nag... Talagang pinakinggan ko yun kasi parang hindi ko malalang kung sino yun eh. Hindi ko nalang tinira, hindi ako nakapagpigil ako, nawalan ko ng time. Kaya sabi ko sa, talaga really, sineshell mo tong taong to. Hindi ko, siguro nawalan ako ng time. Pero ganun yung sineshell niya. Nagsalita siya sa parang college kung ano man niya, pinalakpakan siya eh. Woo! Galing talaga ni Mayo. Pero kung may taong may pangunawa ka, negative. Hindi naman siya naging Mayo dahil na gumawa siya ng katuwiran. Siya na mismo umamin doon sa mismong speech. Okay? Kaya yung sabi ko sa inyo, it's not good to accept the person of the wicked. Kung pag may nakarinig nitong preaching ko na to, sa palagay niyo, matutuwa yan. Especially pag mga, alam mo na, close kay Mayor. Nako, niwala kayo. Galit na galit siya. Kasi sila, tanggap nila yung person, pero dapat hindi tayo ganun. Eh, hindi natin tinanggap. Ikaw, masama nga yung pasa kanila. Kaya, especially sabi dito, to overcome the righteous in judgment. Yun ang madalas kasi dito eh. Sa isang husgado, may magkaawa, yung isa mahirap, yung isa mayaman. Eh, ikaw yung judge. Eh, anong magagawa sa akin ng mahirap? Di kampihan ko na yung mayaman. Magkakaroon ng pabol dito. Naintindihan yung mga bata kami, naintindihan namin yan, mga matanda eh. Kaya yung mga bata, darating kayo dyan. Baka mga bata pa kayo, politiko na kayo. Okay, kaya intindihin natin. Amen? Amen. So, kaya ngayon, paano natin ma-preserve yung ating karapatan din minsan sa mga ganyang bagay? Ipaglaban mo. Pag hindi pinaglaban yung karapatan mo, that is a sure way na mawawala yun. At isa nga sa mga ginagawa natin yan, we preach the word of God. Bakit? Kahit masakit. That's the best way na ma-preserve natin. Pakita natin sa kanila kami, tama eh. Okay? Ngayon eh, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Panginoon, napakaganda sa mga sa Proverbs law, especially sa mga kabataan na ma-familiarize sila sa mga bagay. Bata pa sila, alam na nila ang dapat mali. Panginoon, we pray na humubuhin kayo sa kanila sa always possible, Panginoon. So, sila po yung maagabayan sa bata. Ngayon, ganun kayo mga adults, Panginoon, na na-confirm yung mga bagay na pinasabi sa amin ng konsensya, Panginoon. So, we pray that we continue this. Matapos namin ang book of Proverbs, Lord. Punong-puno kami ng pagkabala, Lord, dito. At iwas yung, Lord, kami sa mga katulad na kita namin dito, Lord, ng mga mali, kasalanan, Panginoon. We pray na kayo pong malatilawi sa amin. Correct namin ang sarili, mga bata, Lord, especially natuto sila. May pumalalati, Panginoon. We pray for conference, Panginoon, na ito yung maging mabunga rin para sa inyong lingkod, Panginoon, na ito yung kakuhaan namin ng positive reinforcement, ang maging kaibigan, Panginoon, ma-influence din, kung si Dad ma-influence din, para sa kailalago ng gawain, Panginoon. Ito pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen.